Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ben Sulat ng CRC Antipolo Daughter Church. At samahan po ninyo kami muli sa isang bagong yugto ng tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon mula sa salita ng Panginoon. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Leviticus chapter 26 verse 40 to 42 na may pamagat na restoration for a humbled and repent Israel. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Dahil kami binigyan mo ng panibagong buhay at sigla na makaparinig mo rin ng iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, ng iyong pong espiritu ay sumama sa amin nang maunawaan at maintindihan po namin ang aming mapapakinggan. Dalangin ko rin, O Diyos, magkaroon ng kagalingan ng aming mga may sakit sa puso, pananampalataya, sa aming physical, O Diyos, at sa pamagitan ng iyong salita ay magkakaroon po kami ng kagalingan. Maraming pong salamat sa ngalan po aming Panginoong Hesus. Amen. Salita ng Panginoon ay mababasa po natin sa Leviticus chapter 26, 40-42. At ito po ang nakasulat. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno at titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Ang salita ng Diyos ay nagpapatunay na mayroong pangako ang Panginoon sa mga sumusunod sa kanyang kautusan. Parusa naman sa mga hindi sumusunod. Ang libro po ng Leviticus ay naglalaman ng mga tuntunin, gawain sa tabernacle. Ito po ay pagkatapos na ibigay ng Diyos ang 10 kautusan kay Moses. Nagkaroon na ng mga alituntunin sa pagsamba, pagfestival at mga bagay na sa pagkain at bawal hawakan. Ito po ang Book of Leviticus. Ngunit pagdating po sa dulo ng libro ay nagpapakita na ang Diyos ay nagbigay ng isang kasunduan sa mga taong susunod sa kanyang kautusan at isa namang parusa sa mga hindi susunod. Ano itong mga kasunduan na ibinigay ng ating Panginoon? Una, doon sa sinasabi ng verse 42 kay Abraham, Isaac at Jacob ay binigay iyon sa ninunong Abraham o ang Abrahamic Covenant. Ito ay unconditional covenant na magmumula sa kanya ang lahi at dakilang bansa. Sinasabi sa Genesis 17 verse 7, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo. Sa susunod pang mga henerasyon na patuloy ako magiging Diyos mo, ang kasunduan ito ay magpapatuloy magpakailanman. Ito ang kasunduan ng Diyos at ng kay Abraham, kung saan ang lahi ni Abraham ay magpapatuloy magpakailanman. Pangalawang kasunduan ay ang land covenant, kung saan ang bayang Israel at ang Panginoong Diyos ay nagkaroon ng kasunduan at ibibigay at ipinangako ng Panginoon ang lupain ng Kanaan ay ibibigay sa Israel hanggang sa magpakailanman. At pangatlo po ay ang Davidic Covenant, kung saan si David at ang Diyos ay nagkaroon ng kasunduan and God promised establish David's thrones forever, na itatatag ng Diyos ang paghahari ni David hanggang magpakailanman. Ngunit sa panahon po ng mga propeta ay nagkaroon ng panibagong kasunduan ng ating Panginoon na nagpapahiwatig ng bagong yugto na ibibigay ng Diyos sa bayang Israel. Ito po ay ang bagong kasunduan na matatagpuan sa Jeremiah 31 verse 33-34. Sinabi ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamayan ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. Hindi na nila kailangan pang turuan ng mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon, sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila.
sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na. Sapagkat patatawarin ko ang kasalanan nila at lilimutin ko na ang mga kasamaan nila. Ito ang mga pahayag ng ating Panginoong Diyos bilang kasunduan sa bayang Israel na ipinahayag sa propetang Esayas. Ito ay isang bagong kasunduan na isusulat sa puso ng mga tao at itatanim sa isip ang bagong kasunduan ito. At hindi na kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid sapagkat kikilalani na ang Panginoon. Ang kasunduang ito ay nagsimula na nang pumasok na ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa pagtatapos ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga, sa Leviticus chapter 26 ay sinasabi lamang una, kung hihingi ng kapatawaran ang bayang Israel sa kanilang ginawa dahil alam nila na may karapatang parusa ang kanilang ginawang kasalanan sa ating Panginoon. Pagtalikod sa pagkilala sa kanyang kabutihan. Kung sila lamang ay hihingi ng tawad, ay ibabalik ng Diyos ang kanyang unang kasunduan sa mga ninuno ng bayang Israel. Pangalawa, hindi lamang ibabalik ang kasunduan, kundi ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa mga Israelitang hihingi ng kapatawaran at magbabalik loob sa Kanya. Ganito rin ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa ating panahon, na si Kristo ang siyang katuparan ng bagong kasunduan ito, na ibinigay ng Diyos hindi lamang sa bayang Israel, kundi sa lahat ng mga taong magsisisi at hihingi ng kapatawaran sa lahat ng Kanya niyang mga kasalanan. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Hebreo chapter 7 verse 22. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Hindi lamang isang kasunduan, kundi mabuting kasunduan. Kung saan ang tao, ang Diyos, ay magkakaroon na ng isang mabuting relasyon na ang maganda at maayos na pamumuhay may pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ang unang kasunduan ay binaliwala na ng ating Panginoon at pumasok ang kasunduan ni Kristo sa atin. At sinasabi ng Hebreos chapter 9 verse 15, kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin sa bagong kasunduan sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala at pinangako niya. Kaya ang Leviticus chapter 26 ay naglalaman sa mga taong nais tumalikod sa kanilang kasamaan, humingi ng kapatawaran at ang Diyos naman ay magbabalik ng pagpapala. At dito sa sinasabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 9 na itong si Kristo ang siyang natagapamagitan natin sa Diyos at sa bagong kasunduan. Kaya yung pagpapalang ibinigay ng Panginoon kay Abraham ay itutupad sa mga taong tumanggap kay Kristo. Ito ang buhay na nais ng Diyos sa atin, ang humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. At ang Diyos ay tapat sa mga taong humihingi ng tawad sa Kanya at magbabalik loob sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Ngunit tayo po muna'y magkaroon ng maikling panalangin. Dakilang Diyos amang mahabagin at mapagpala, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyong harapan na kami po ay hindi malinis. Kami rin ay isang Israelita na nagkakaroon ng karumihan sa aming mga sarili, ang paghawak ng mga bagay na bawal at hindi kabanal-banal sa iyong harapan ang siyang aming ginagawa. Dalangin namin Panginoong Hesus na matuto po kami sapagkat deserve po namin ang mapako at mahagulan ng kamatayan dahil sa aming mga ginagawang kasalanan. Ngunit dahil sa galan ng iyong pag-ibig sa amin, ikay naging tapat at nagbigay ng bagong kasunduan. Matuto pa rin mo ito, O Diyos, sa mga taong humihingi sa iyo ng kapatawaran. Kaya kami, Panginoon, ay humihingi ng isang malaking pagpapatawad sa lahat po ng aming mga nagagawa at mga nagawa na ninoon. Tinatanggap po namin ang iyong pagpapatawad sa aming buhay at tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, Diyos na dakila at maghari ka po, hindi lamang sa aming isip, hindi lamang sa aming puso, kundi sa buo naming pagkatao. Ikaw ang aming binibigyan ng importansya sa ngalan mo po, aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pakikibahagi dito sa programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng ating Panginoon sa ating puso dahil alam natin na lubos ang kaunawaan natin sa salita ng Panginoon. Muli po ninyo kaming samahan sa araw ng bukas upang pag-usapan ang salita ng Panginoon dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi ang video na ito upang maging pagpapala din po kayo sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus at magandang umaga.